So ayan ang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, lalong-lalo na po ang ating mga kapatid na mga ka-business at mga kapapi. Ako pumuli sa Taong Gala. At sa araw na ito, isang panibagong reaction video na naman ang ating gagawin. Pero bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, munting patalastas lang po muna. So yung mga ka-business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Tayo po'y nagbabalik mga kapatid. Ang ating pong bigyan ng reaksyon ay ito pong follow-up reaction lamang ito. Ano po? Kasi po, nagulat tayo dahil ang nanay ni Dixter ay pumunta kila Ka-Business at humingi ng tulong. Dahil di umano, si Dixter ay nawawala. Panoorin natin ang isang clippings na ito. Nak, nasaan ka ba ngayon? Sana magpakita ka sa akin para iuwi na kita ng probinsya. Kasi baka mamaya mapahama ka na naman sa mga barkada mo. Narinig nyo yan. Anak, nasaan ka man ngayon, magpakita ka. Iuwi na lang kita sa probinsya kasi baka mapahama ka sa mga barkada mo. Alam mo, napakasarap pakinggan ang ganitong klaseng pananalita ng isang ina. Kaya lang, masasabi kong huli na ang lahat. Huli. Huli na ang lahat. Alam nyo kung bakit? Bakit? Noong panahon na binigyan sila ng pamasahe ni Ka-Business, ay hindi siya nag-decide na samahan si Dixter papunta sa Lite. Upang sa ganun ay masiguro na si Dixter ay makakarating sa kanyang lulo, sa kanyang lola ng matiwasay. Kumuha siya ng ticket. Ayon sa kanila ha, kasi hindi naman tayo nakakita. Wala din siyang ticket na pinakita. Kumuha siya di umano ng ticket, pinasakay si Dixter. Ang tanong bakit di siya nagdesisyon na samahan ang kanyang anak. Okay? Patuloy lang po tayo mga kaibigan. Kung galit ka pa sa akin, di ba sabi mo 100% na wala ka ng galit sa akin, bakit ngayon di mo pinapakinggan? Kung galit ka pa sa akin. Dito mismo sa sinabi niya, acceptance na may problema sila sa loob ng kanilang pamamahay, may problema siya sa relasyon ng kanyang anak. Kung galit ka pa, ibig sabihin alam niyang may galit sa kanya si Dixter. Bakit? Alam niyo po mga kaibigan, kung inyong pong maalala, yung unang pagkakataon na nagtagpuan ni Ka-Business doon sa tinutuluyan ni Dixter, yung hinihigaan niya parang truck, may tao kasing kaibigan ko na nagsabi, di ba nagre-reaction ka kay Ka-Business? O, alam niyo, kilala ko yan sila eh. Sabi niya, kilala ko yung mga magulang ni Dixter. Yung pong lugar ni Dixter, malapit lang ang bahay ng nanay niya. So nagulat ako doon mga kaibigan, bakit? Kasi kung ganong sitwasyon, kung malapit lang, bakit hindi niya inasikaso? Bakit hindi niya binigyan ng atensyon ang kanyang anak at hinayaan niya sa labas? Ako, mahirap magbigay ng konklusyon pero nasasaktan din ako sa sitwasyon ito. Bakit? Kasi ang nagsusumpong, ang nagsasaklay, ang nagbibitbit ng bigat ay si Mr. Ka-Business at si Mrs. Ka-Business dahil itinuring nilang anak si Dixter. Okay, sorry to say, pero pwede kong sabihin, pinabayaan mo lang din si Dixter eh. Hinayaan mo lang. Parang si Dixter mga kapatid ay biktima lang ng pagkakataon. Masakit sa damdamin, pero pwede kong sabihin na umiwas siya sa responsibilidad kay Dixter eh. Umiwas siya. Mayroon pang mga revelasyon dito ha. Umiwas siya sa responsibilidad kay Dixter. Ito mga kaibigan, panoorin natin. Ito yung punto, balikan natin yung punto na nagkaroon ng inatake sa depression si Dixter at kipinakalma ni Ka-Business. Umiiyak siya dito, no? Hindi totoo yun na ikaw ang walang kwenta. Nagkataon lang na hindi ka sinwerte sa naging mga magulang mo dahil na rin siguro sa sitwasyon noon, di ba? So ito nakita ni Ka-Business yan. Yung anak naghahanap ng pagmamahal, parang wala silang pakialam sa kanya, sabi ni Dixter eh. Sabi ni Ka-Business, hindi ka lang sinwerte sa mga magulang mo. Minsan kasi
bilang magulang dapat tayo mismo ang higit na umunawa. Sinabi niya, anak, sana maunawaan mo. Parang baliktad yata. Baliktad yata ang punto kasi bilang magulang dapat tayo ang higit na umunawa sa sitwasyon ng ating mga anak. Dapat bilang magulang tayo ang higit na nakakaalam. Hindi yung dahil sa sinabing hayaan na lang daw, dahil nandoon, nag-i-enjoy sa barkada, okay lang. Yung ganyang depensa, yung ganyang pananalita, mga kaibigan, sad to say. Pero ako, sasabihin kong umiwas lang siya sa responsibilidad. Or may mga taong nagdikta sa kanya. Hindi ko kasi ma-ano yung kauna-unahang ano ni Dijkstra. Kaya ho, magtanong nga po ako mga ka-business. May pabilya po ba si nanay? Ayaw ko kasi mag-conclude dun, no? Na eksakto, na diretso. Kasi kanina pa ako nag-research pero sa dami ng mga video. So, siguro at least na may pamilya si nanay na iba. At yung pamilya niyan, ayaw kay Dijkstra. Hindi ko, ano ha, correct me, meron, pwede kayong maglagay sa comment section. Depression, ano bang ano mo ron at Gina, bilang nanay? Ito, magandang ano ha, tinanong siya ngayon ni Kabusiness. Dahil nga, di ba, dito po sa unang video na pinakita natin, naramdaman ni Kabusiness na may depression si Dijkstra. Pina-check up nga din po nila, okay? Pinatingnan din po nila sa doktor ito, yung kasunod na video nito. Now, bilang nanay, tinanong siya ngayon ni Kabusiness. Panuuran nyo mga kaibigan, may sasabihin ito dito. Malaman? Parang hindi po depression niya, sir. Katigasan lang po ng ulo niya. Narinig niyo yun. Parang hindi depression yung katigasan lang ng ulo. Alam niyo ho mga kaibigan, nakakalungkot eh. Kasi bakit? Itong ganitong mga sagot ay isang prueba na tumatakas lang siya sa responsibilidad ng pagiging magulang. Hindi niya makita yung galawan ng kanyang anak. Hindi niya makita yung karakter ng kanyang anak. Hindi yung depression, matigas lang talaga ang kanyang ulo. Alam niyo mga kaibigan, ipagpalagay natin, matigas ang ulo ni Dijkstra. Doon ako sa kanyang rason. Malaking katanungan, bakit naging matigas ang ulo ni Dijkstra? Bakit ayaw ni Dijkstra sa kanila, sa kanyang poder? Dahil, kung balikan natin, di ba yung national depression, naghahanap siya ng kalingan ng pagmamahal. Hindi niya nakita sa magulang niya. At dahil sa hindi niya nakita sa magulang niya, nanirahan si Dijkstra, lumabas siya ng kanyang tahanan. Nagkaroon ito ng pagkakataon na makasalamuha ang mga barkada ni Dijkstra sa loob ng komunidad na kanyang ginalawan bago matagpuan ni Kabusiness. At itong mga barkada nila, dito niya nakita ang pagmamahal, pero maling pagmamahal. Kasi hindi naman totoo eh. Naramdaman nila, oh, okay ako rito. Kaya ho, nagkakaganon ang sitwasyon. Pero hindi natin maisasantabi na mayroon problema si Dijkstra dahil sa iniwang lamat o dahil sa mga nakaraan. Nakakalungkot mag-isipin ngayon, hihingi siya ng tulong kay Kabusiness. Ayaw kong saklawin ang desisyon ni Kabusiness. Marami ang nagsasabi sa comment section, huwag nang tulungan, huwag nang ganito. Pero nandiyan naman sa bandang dulo, nanawagan si Mr. Kabusiness na kung sino man ang nakakilala ay tulungan. Well, yan po ay desisyon ni Mr. Kabusiness at siya naman po ang nakakaalam at nire-respeto natin yan. Pero para po sa akin, dapat ang higit na munawa, kumalinga at magmahal kay Dijkstra ay ang kanyang mismong magulang. Ako para sa akin, the reason why na sumugod siya doon kay Kabusiness, it is because na-pressure siya doon sa lola. Doon sa mga lola, lolo ni Dijkstra na nasa Leyte. Na-pressure siya sa sitwasyon kaya tinahanap niya ngayon dahil siya ang sasisihin. Di ho ba nakita na niya si Dijkstra? Bakit nung time na nakita niya si Dijkstra sa computer shop, hindi niya sinabi kay Kabusiness, Kabusiness, pumunta kayo rito, hindi po pala si Dijkstra pumunta sa umuwi. Pumunta siya nung hindi niya nakita si Dijkstra. Bakit? Natatakot siya. Dahil siya ngayon ang sinisisi ng mga lulot lola ni Dijkstra. Actually, wala na ang bawla-kila Kabusiness. Tapos na yan eh. Na-turn over na sa kanya. Yung pagmamahal, maaaring yung pagmamahal na pinapakita nila Kabusiness ay hindi ganong nauunawaan ni Dijkstra, hindi niya ganong nakukuha. Dahil iba ang pagmamahal na gusto niya, na nakikita niya sa lansangan within the barkada. Kaya ako para sa akin, wala na sa kanila ang bola. Wala na, pero hindi rin natin may sasantabi na si Mr. Kabusiness at si Mrs. Kabusiness, hindi man nila dugot laman si Dijkstra.
pero itinuring nilang anak. At nakita natin ang damdamin. Nung nga hong namamaalam ay talagang iyak, todo iyak si Mr. Kabisnes eh. Sapagkat ganun niya ituring ang mga taong minahal niya. Kahit yan ay mula sa mga programa ng Kabisnes Official. Ang pagmamahal na ipinapakita ni Mr. Kabisnes ay hindi lang siya pagmamahal na dahil lang sa pagtulong, kundi pagmamahal na mula sa puso. Iyon ang pagmamahal na hindi naibigay ng magulang, which is dapat si nanay mismo ang magbigay nun. Ang pangunawa, di ba? Ang pangunawa na ibinigay ni Kabisnes, dapat si nanay ang magbigay nun. Sa ngayon, siguro, dalangin natin kung sakali man muling matagpuan si Dexter, maiuwi sa kanilang probinsya, dalhin ng nanay, maging maayos. Pero ako, bilang opinion ko, hindi ko pinapangunahan si Mr. Kabisnes. Para sa akin, ang opinion ko, with due respect kay Mr. Kabisnes and kay Mrs. Kabisnes, done na eh. Tapos na po ang pagkakataon ng programang ibinigay na sa kanila. Mula noon po na i-turn over na niya si Dexter sa magulang. Therefore, ang mayroon na pong pinakamabigat na responsibilidad dito, si nanay. Kaya nagkakandara pa siya pumunta kay Kabisnes dahil siya na po ngayon ang nasisisi ng mga lulo't lola ni Dexter. Pagpaganon pa man, napakabait po ng puso ni Mr. Kabisnes, ni Mrs. Kabisnes. Kahit papano sa kabila ng lahat, nagbukas pa rin sila ng kanilang mga pintuan. Nagbukas pa rin siya ng kanyang pintuan para tulungan si Dexter. So nawa, itong pangyayari sa buhay ni Dexter ay magkaroon ng isang magandang resulta, maging masayang kwento sa dulo, makauwi si Dexter sa kanila, at nang sa ganon, mapanatag ang kalooban at isipan ni Mr. Kabisnes at ni Mrs. Kabisnes ng mga lulo't lola ni Dexter. At sana malaking aral ito kay nanay. Na minsan ang responsibilidad sa lahat ng mga magulang, ang ating responsibilidad ay huwag nating iasa sa iba. Ang pangunawa na dapat ibigay natin sa ating mga anak, tayo mismo ang magbibigay, hindi ang tayo ang dapat unawain ng ating mga anak. Hindi sa lahat ng pagkakataon, bilang magulang, tayo ay tumatayong tama sa lahat ng mga desisyon. Dahil ang ating mga anak ay nai-impluensyahan ng komunidad, ng social media, ng kapaligiran. At anumang desisyon na maaaring gawin natin bilang pagpapakita na tayo ay magbugulang, na idadaan natin sa puwersa, ay pwedeng mag-create ng komosyon. Minsan, ituring natin ang ating mga anak, na kaibigan, minsan ipakita natin ang ating pagkamagulang kung nakikita natin nasa labis na po ang ating mga kabataan. Naway may mapulo tayo mga kaibigan, dalangin natin na ang maging ending naman ng mga karanasang ito ni Dexter ay maging masaya tulad ng ending ni Bong sa kamay ni Kabisnes. Hanggang dito lang po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panonood, comment down below. At syempre, dalangin ko, sana mga kaibigan, follow natin Kabisnes Official and of course Papa Dins and Kabisnes Family. Sobrang saya po mga kaibigan ng Kabisnes Family din. Again, sapagkat nandun na po at talaga namang nagbibigay na ng good vibes ang ating mga 3Ms at mga kagwa. At huwag din po ninyong kalimutan si Taong Gala. Maraming salamat mga kapamilya ng Kabisnes and Papa Dins. Tayo po ay nakatungtong na sa 60,000 followers. Marami pong salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli po mga kaibigan, paalam, pansamantala. Sa mga kabisnes sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Kabisnes Official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.